Rated 1 and... Na-absorb naman ng, pa rin ng skin ko yung balat. Na-absorb pa rin naman yung skin ko. Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Nikki and in today's video, I'm gonna be reviewing the Sunflower Collection from Hello Glow. I think they're really relevant. And I think that they are really leveling up the skincare game for Filipinas. A few things that I like about their products, they're cruelty-free, they're paraben-free, recyclable. And yung mga products nila, guys, ay hindi siya good for like a month lang. These products can last you up to like 2 months siguro, or 3 max maximum if you're medyo matipid. Pag ganito yung kanilang container, talagang sagad yung kanilang products. Alam mong hindi kanila tinitipid when it comes to the volume. Most of their products then ay pwede for lactating moms and pwede rin siya for mga buntis. Actually, yung isang friend namin gumagamit ng all-natural whitening set. So, yun yung ginagamit niya and okay daw sa kanya yun. Kahit na nung buntis siya and nung nagpakapagpanganak na siya. They have a total of 6 products in their collection but I'll be only able to show you yung 5 na products. So this is their Sunflower Serum Cleansing Foam. Medyo mabasa-basa pa kasi galing siyang banyo. Ayan. Itong cleansing foam na to, it has niacinamide and centella asiatica. Itong centella asiatica, lagi ko lang itong nakikita before kasi sa mga pinagre-review ni Ms. Raiza Contawi. So, sa kanya kasi ako nanonood ng mga skincare keneme before kasi mga La Korean, ganun-ganun. And yun din yung time na nagkaroon nata siya ng breakout. So, lagi niya pre-promote yung itong ingredient na to. Kaya natuwa ako nung nakita ko to na meron din siya dito. But with niacinamide, medyo hindi. Because yung ginagamit ko talaga, usually ang nag-work sa face ko is yung salicylic acid. Yun talaga yung nagpapakalma ng aking mga tigyawat. Hindi naman talaga totally nawala yung tigyawat ko, guys. Kasi nandyan pa rin sila, lalong-lalo na pag may period ako, which is this week nagkaroon ako. Yung niacinamide content nito is hindi siya ganun kalakas. Which is important kasi kailangan din na mababa lang yung percentage ng niacinamide para pag ginamit mo, hindi ka magpo-purging. Kasi yun yung, ang alam ko at pagkakalam ko, yun yung sa effect or side effects ng mataas na content ng niacinamide, yung purging. So before ka gumanda, magkakaroon ka muna ng purging. So yun. What I like about this one is creamy siya, nakakalinis siya ng mukha, and pag ginamit ko siya pang hilamos, yung feeling ko is parang fresh. It also has this smell. Bali guys, yung consistency niya, if nakagamit na kayo before ng Kose RX, ganun yung consistency ng product na to. It's just that hindi siya salicylic acid, this one is niacinamide. Ginagamit ko siya guys, hindi naman everyday, but alternate sila nung salicylic acid ko. And hindi ata ganun ka-advisable ipagsabay ang salicylic acid and niacinamide or retinol ba? I don't know, but may mga ingredients kasi minsan na hindi siya dapat pinagsasabay. Ina-alternate ko yung paggamit ko nito twice, 2 to 3 times a week because yung salicylic acid ko na facial wash, cleanser, and then yung scrub, nakaka-dry talaga siya ng skin ko. Ito, nakaka-moisturize, so para lang i-balance. Hindi naman ako nagkaroon talaga ng breakout dahil sa facial wash ko na to. But rate this one, I would rate this one as 8 out of 10 overall. So this is their Sunflower Serum Body Lotion. It has shea butter. Tama ba yung pagkakasabi ko? Shea butter? Shea butter. Shea butter ata. It has AHA and vitamin E. It also has UV protection. Use a sunscreen. So if gagamit ka nito, kailangan mo pa rin gumamit ng sunscreen. Siya alternative sa sunscreen. I use it every day as my lotion. Kasi guys, nung mga nakaraan, hindi na kasi ako masyadong nag-update dito sa YouTube, no? But sikat yan. Exposed ako sa sun noong mga nakaraang weeks. Kasi, ewan ko ba, lagi akong nasa labas. Wala naman akong problema dun sa pag-darken ng skin ko. Pinoblema ko after was yung pag-dry nung siko ko, nung tuhod ko, and yung some parts ng likod ko because of the overexposure sa init ng sikat ng araw. First impression ko dito sa lotion na to was a bit sticky. Siguro kasi hindi talaga ako gumagamit ng lotion every day. Hindi na ako masyadong naglalagay like all over my body talaga. Like when I was younger kasi pinipilit ako ng nanay ko mag-lotion. But right now, mas focus na lang yung parang spot-on treatment na lang na parang sa siko ko lang talaga siya, sa kamay ko. And sa mga tuhod ko, ganun. Kasi pag hanggang likod ko, guys, feeling ko malagkit kasi nga pawisin akong tao. This isn't a bad one. Especially, guys, na with yung volume niya, 200 ml, hindi tayo tinipid ng Hello Glow.
So if you're a fan of lotion, guys, mahilig kayo mag-moisturize ng skin nyo. Yeah, this one is a must try for you if dry yung skin mo. Kasi ang masabi ko lang is that, ang kapag-moisturize naman talaga siya ng balat. And mild lang din siya, plus it has this smell na mabango. Plus, guys, marami na siya. And guys, 250 pesos lang siya. Guys, marami na yung laman niya. Nakabilib kasi hindi talaga tayo tinitipid ng Hello Glow. 7 out of 10 just because pawisin ako. So let's move on with the next product, and it is the Sunflower Serum Soothing Gel. Ito yung isa sa product, guys, na lagi kong ginagamit every single day. Hindi ako nagsiskip nito. Kita niyo ba yung excitement ko na addict pala? Ang bango niya, and again, hindi ka tinitipid ng hilo. Puno siya actually. Punong-puno to nung in-unbox ko. Araw-araw ko talaga siyang ginamit, guys. Sa face ko, and then kahit na mag-lotion ako, naglalagay pa rin ako dito sa aking siko and sa aking tuhod. Kasi hindi, eto guys, hindi siya malagkit. So, if hindi kayo ganun ka-fan with lotion, eto na lang yung bilhin nyo. Kasi kung fan din kayo ng aloe vera gel, which is yun yung ginagamit ko talaga before for skin prep, I think you would love this one also. Parang cooling effect din siya. Kung gusto nyong mas cool pa, pwede nyo siyang ilagay sa fridge or sa ref nyo. Siguro like 1 hour, 30 minutes to 1 hour before nyo siyang i-apply sa balat niyo para mas cooling yung effect niya. It soothes and softens the skin, anti-aging, and lightens blemishes. And it has sunflower oil, collagen, niacinamide, and aloe vera. If meron akong isang product na i-recommend talaga sa inyo, isa sa product pala kasi meron akong favorite, sabihin ko mamaya. Ito yung pina-follow niyo ako sa TikTok. Ito din yung ginagamit ko lagi pang-prepare ng aking skin before I put on my makeup. Naman yung ano, pag ina-apply ko yung makeup sa balat ko, na-absorb naman ng pa rin ng skin ko yung balat. Na-absorb pa rin naman yung skin ko. Maganda pa rin naman yung lapat ng makeup sa balat ko if ito yung nilalagay ko as skin prep. Rate ko siya, guys, as 10 out of 10 dahil sa gusto ko nga siya. Next would be the Sunflower Serum Toner. Recently ko lang nalaman na pwede pala siya sa buhok ko. So yeah, nakapagdagdag siya ng shine and moisture sa hair. And I also use this one to pa-freshen up lang sa makeup ko. If gusto kong i-blend yung makeup ko and medyo matte, ito yung ginagamit ko rin. Yung mist na lumalabas sa kanya is fine talaga. Wala siyang amoy. Tama naman yung claim nila. Pero hindi ko siya ginagamit sa body ko, guys. Kasi again, medyo pawisin talaga akong tao. And ayoko ng maraming nilalagay sa katawan ko masyado. Kasi parang nalalagkitan ako. It moisturizes sa skin ko. It adds shine. And nakakapag-fresh. Then overall, I'd rate this product a 9 out of 10. Mogi, huwag ka namang gulo. Distracted na naman ako sa pusa namin. Okay guys, so let's move on sa ating last product. And ito yung favorite ko, kaya save the best for last. Ito yung Sunflower Multi-Use Beauty Oil for face, hair, and body. Maki? Hi! Meow! You're so pretty! So yan guys, dito yung pusa namin, gugulo. At ito yung ginagamit ko pang remove ng makeup ko. And ito rin yung ginagamit ko pag sobrang dry na yung hair ko and kailangan ko siyang, if hindi kaya nitong mist, trinay ko rin to gamitin after mag-curl ng hair kasi nag-inerte kami nung mga nakarang araw dito. Nagkulot-kulot kami ng hair and all. And ito yung ginamit ko. Akala ko pag nilagay mo siya sa hair, magsistraight yung hair or babagsak siya, but no. Dinefine niya yung curl ng hair. So I guess guys, kailangan yung itry din ilagay to. But wag naman yung sobrang daming oil. Yung saktong ano lang, saktong pang styling lang. So a pea size siguro will do. And then just work your way out. Just work your way through na para mag-style yung buhok mo. If kulang, dagdagan. Kesa naman sa sobrang dinamihan mo na baka sobrang maging greasy naman yung feels ng hair. But yes, nakakatulong talaga siya to add moisture and shine sa hair. Is ginagamit ko din to after I shave or pluck my underarm. Medyo sensitive siya. Hindi naman siya maitim. So, malesen yung chicken skin ko. Ito yung nilalagay ko every after I shave. Ito yung naging favorite ko kasi marami siyang purpose. Pwede siya sa hair pang remove ng makeup. Pwede rin siya as like moisture sa lips. If medyo dry yung inyong lips, pwede siyang ganun. So, ito yung pinakamaraming pwede mong paggamitan. I'd rate this product 10 out of 10 as well. Hindi lang halata, pero ito yung number 1 ko sa collection na to.
At yung dalawa yung pinaka-favorite ko dito sa collection na to, if ayaw nyong bilhin natin nung nasa collection, ito talaga, something to take care of your skin as well as to take care of your hair. Ang hair ay part naman ng skin. Hindi ako masyadong nag-observe sa aking skin if pumuti ba siya or what. Kasi nga, lagi talaga akong nasa labas. So, unfair naman siguro na sabihin kong nag-lighten talaga yung skin ko. Definitely, guys, yung feeling na nag-moisturized and being fresh, definitely, yun talaga yung masasabi ko na mga benefits. Ganda din yung amoy ng products nila. Nakaka-good mood yung amoy ng product. Except dito, kasi wala siya masyadong amoy. Or sensitive yung ilong mo. May maamoy ka, but halos wala. So, yeah. Yung dalawang products, guys, na i-recommend ko dito sa collection na to. 10 out of 10. Pinaka magagamit niyo talaga. So, that's it, guys. Thank you so much for watching this video. If you have any questions, if you have an experience using these products, if you have video suggestions, please tell me. If you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And I'll see you again on my next one. Bye! Okay.